sa inyo mga kuyang ina deng. So nandito na naman tayo sa panibagong vlog, panibagong episode ng aking ano ba? Vlog. So ayun na nga guys, so naka-ready na kami. Bali pupunta na kami sa service na sasakyan namin pa uwi ng Bicol. So ayun na nga, mahaba-habang biyahe na naman 'to. Pray ko lang na sana maging okay yung biyahe namin at makarating kami ng maayos doon sa Bicol. So iwan muna namin 'tong bahay. So, ayan na guys. So wala na, actually all set na rin, malinis na rin, at yun na nga, kita-kita sa Bicol guys. So ituturo ko kayo doon at marami tayong pagsasamahan doon mismo sa aming lugar kung saan ako ay sinila. Ang iyong lingkod kung saan ang sinila. So tara, kita-kita tayo doon at samahan nyo ako sa biyahe namin. Let's go! Boom! A few moments later. So ayun na guys, nandito na kami ngayon sa waiting area kung saan kami ipipick up ng aming service. So maya-maya lang nandito na rin sila. Kumakain lang daw yung driver. So ayun na nga guys, medyo napadali yung biyahe namin. Pag-uwi namin, supposedly dapat sa 20, kasi yun yung nakalagay sa namin. So far, dahil nga pa-uwi na rin talaga yung service at na-process agad nila yung mga papers na kakailanganin. So, buti nilang guys, kasi hapon, kakapasa ko pa lang sa police kasi kakakuha lang din namin ng health certificate sa center dito sa Parañaque. Ngayon, pre-process ko siya or pinasa ko siya doon sa police station. So, after ko sorti guys ng mga pinag-process ko. So, ayun. Good news kasi pagpunta ko sa munisipyo ng gabi, I mean sa police station, pumayag sila na buti na pakiusapan natin na ma-i-process agad. So, shoutout po kay Chief Pascual na siya yung nag-process ng natin ng requirements, yung travel authority. So, yun yung ginagamit para makapag-travel ka kung saan ka man papunta. So, ayan na, kasama ko si Meryl Vlogs. Ayan siya, oh. Kasama ko. So, yun nga, dito kami sa kanto. Daanan ng mga sasakyan. Ayan sila. So, ito yung new normal. So, kung mapapansin nyo guys, konti lang talaga yung dumadaan. At dito, ayan, oh, ayan lang din. So, maya-maya, nandito na yung service natin. So, yun na guys, nandito na kami sa service namin. So, kasama namin si Kuya Rat. Kuya, driver namin. So, yun na guys. Dito na kami sa Sipukot. So, malapit na kami sa aming lugar. Sa Naga. Naga na to, di ba? Sipukot. Sipukot. So, malapit na sa Naga. So, kasama ko sila, Kuya, kape muna kami. Ayan, kape. Kasama ko sila Kuya Nong. Ayan, si Mary Vlog. Tsaka si Ate Juday. Ayan, tsaka yung anak. Si Kuya, Rodel, nasa CR lang. So, ngayon, nag-stopover lang muna kami dahil antay lang namin yung signal ng pupuntahan namin dun sa Bicol para daw masettle. Kasi, maaga pa naman eh. Mag-aalas 5 pa lang ng umaga. So, kailangan lang namin na masettle doon para at least pagbaba namin, ma-ready yung quarantine area namin or yung pag-stayhan namin doon sa aming lugar, sa Bicol. So, kita-kits doon at papakita ko sa inyo kung saan kami pwedeng mag-quarantine or mag-stay for almost 7 days kami mag-stay doon. At para naman after ng 7 days mag-rapid test kami to prove na kami ay secure and healthy at pwede na kaming pumunta sa aming bahay at makasama ang aming baby. Yun, si Baby Bella. So yun na guys, antay-antay lang kami for almost ilang minutes, nagpapahinga lang kami dito para makapagpahinga din yung driver kasi hindi nga ako makapag-drive pa ng pangmalayuan dahil
hindi pa tayo sanay masyado sa manual. So sanay tayo sa automatic na sasakyan. So yun na nga. Sobrang excited na ako, guys. At yun na nga, dahil dito lang kami sa 7-Eleven, nag-stopover. So, ligmanan. Ayun, malapit na kami. Guys, nakaka-excite yung moment na makikita mo na yung baby mo. Ano yung feeling na ganun. Tapos yung mga mahal mo sa buhay, di ba? Makikita mo. At nakaka-excite, guys, kasi dun sa amin mismo sa Balading, napaka-presko. Siyempre, alam naman natin, probinsya. At ang malupit doon, doon mismo sa amin, ha, sa aming bahay, hindi kila Mero Vlogs. Punong-puno kami ng, ano, ng mga halaman. Kasi meron kami mga pananim, which is doon sa bukid. Sa bukid, yun, may kubo. So, baka ayusin ko yung kubo doon, in case na pwede na akong bumiyahe papunta sa amin, kasi medyo malayo, siguro mga nasa 10 kilometers ang layo namin, or 15 kilometers ang layo namin kila Meryl Vlogs. So kaya medyo may distansya rin, I think mga 20 ata, mga ganun, medyo malayo-layo din. So madalas ako nagmumotor doon sa probinsya para pumunta ron kila Meryl Vlogs nung time na nandun lang sa amin, nung hindi pa kami nagsasama. So yun nga, excited ako, guys. Kita-kits tayo doon. At I hope na ma-tour ko kayo kung saan naman ako magpunta. And i-tour ko kayo sa mga magagandang lugar doon sa amin, sa beach, sa kung saan-saan pa. Alright, so I hope supportahan nyo, guys, yung vlog ko. And I hope na mayroon kayong matutunan dito. And I hope na mag-enjoy kayo dito sa vlog ko. See you! Guys, dito na kami sa Naga. So, umaka sa inyo, guys, ang ganda sa labas. Ito yung sobrang nakakamiss pag nasa probinsya ka. Sariwa yung hangin. Alam mo yun, stress-free. At mas marami kang pwedeng magawa. Enjoy mo pa. Kaya sa mga ano, nagpa-plano, siguro ilalagay ko na lang dito yung ano, nagpa-plano mo, ilalagay ko dito yung mga pasunod-sunod ng mga kailangan nyong gawin para mabilis kayong maka-uwi ng ano, ng kumpleto ang record or papers na dala nyo. Abangan nyo. Guys, so nandito kami sa Partido Rivera. So kung saan nandito yung may magandang ano, magandang view dito sa parte ng ano, Patitinan. Ayan, guys. Pasyal ko kayo dito. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda rito. Tara, kaya tayo. Ay, sa taas. Grabe, ang ganda dito, guys. So, tayo, guys. Ayun. Yun, o. Yun yung isla ng ano. Anong isla yun, Le? Atulayan. Yan yung Atulayan. So, yan, yan. Maganda yan, puntahan. Tapos, ano kasi yan, eh. Virgin Island. Ang tawagin. As in, dyan lang kayo. Wala kayong, ano. Pwede kayong mag-stay. Pwede kayong, pero hindi ko, actually, hindi pa ako nakakapunta rin dyan. Pero, yun nga, baka soon, pwede ko yung isama dyan. At dyan tayo, mag-banding, di ba? So sige, papakita ko muna sa inyo.
Sir, good morning. Saan po kayo? Nandito kami sa Manila. Pero may travel pa sa tuloy. Sa tingin sa ano pa? Ito yun sa amin. Patingin po ko ng mga ID nyo. Hindi. Ayan na guys, nandito na kami sa lugar kung saan dito kami magstay. Pero kailangan muna namin sumunod sa protocol na pumunta kami sa sentro ng TV. At dahil doon magbibigay kami ng record namin para at least alam nila na nandito na kami sa lugar. At mamaya doon naman kami sa bahay kung saan kami magstay. So bali na report na rin namin na kung saan kami pwede magstay. Okay lang naman din daw. So ngayon, punta muna kami sa sentro, which is doon sa TV Community College kung saan ako nag-college, kasi nandun lahat ng nagka-quarantine. So pumayag naman yung kapitan na dito kami magstay sa ano, kasi meron naman dito pwedeng pagtuluyan na walang tao. So kami lang din. So within 7 days doon kami magstay. So samahan nyo kami guys. Dito na kami sa TV Community College kung saan dito naka-quarantine lahat ng mga umuwi ng probinsya dito sa TV Albay. So actually dito rin kami nag-college. So improving na tong school na to ah. Okay. So yun na nga, dito sila. Ayan, dito kay Kuya. No? So dito kami nag-college noon. Ayan. Ito yung pinaka main na ano namin, na school. Tapos may mga nadagdag na lang. Ayan. So malaki na rin. Meron na rin silang ano, mga bagong tayong building. So dito na ako quarantine lahat ng mga ina nga, umuwi galing Manila papunta dito sa Bicol, TV Albay. So, nakakamiss lang. Kaya masarap i-vlog. Kasi mararamdaman mo dito yung ano, yung alaala ng mga dati pa kayo na nandito. Dito lang kami sa field na dati nag-events, nag-activities. So, maya tingnan natin kung ano yung magiging action natin at susunod. So naka-record na kami dito kila sir. Okay. Sa tabil na yan. Sila din galing ano. Okay, sige po, tabi ka. Galing Bulacan. Okay. Ayun, galing Bulacan sila. So after nito siguro diretso na kami sa bahay kung saan kami pwedeng mag-quarantine. So at least pumunta kami rito kasi wala naman sa amin nag-convoy na mag-assist para pumunta rito. So kami na lang, alam din naman namin. So at least maganda yung sumusunod sa protocol, no? So kahit pa paano. Importante, meron din silang record sa amin. So mahirap na kapag, diba, nagkahanapan pa saan kami pulutin. Okay, yan si Ma'am, naglilista na siya. So well, okay na rin naman yung papers namin. Nagawa naman namin. Tama naman. So, nagbigay na rin kami ng copy ng health certificate namin. So, sabi dito, bali 14 days kami magpo-quarantine kasi wala kami rapid test. So, 7 days, pwede na kami rapid test. Babalik kami rito. Tapos, after 14 days pa kami, makakalaya. So, ayan guys. Ayos lang yan. Pati ako. Sige nga, dahil mababa yung biyahe namin at wala kaming kain. So ito na guys, laban-laban. Oh. Ngayon, sa ng... laban-laban. Hindi ka mamatay sa COVID, sa gutom ko mo. Abutong taon. Itong pulog, si Rams na... Pulog sa... Bugwelo lang ako guys, ha? Bugwelo. Ayo. So, bali galing na kami sa TCC. So pabalik na kami ng Roan. So doon kami magka-quarantine. So okay na. Bali 14 days pa rin yung proseso ng pagka-quarantine namin. So bali 7 days i-rapid test kami. And 7 days ulit magstay sa bahay. Hindi muna pwedeng lumabas. Kasi may batas. Pero kayo distancing kayo.
Distancing muna. So, ayun na nga. Salamat sa mga nanood at makakapanood pa nito ng video na to. So, madali lang yung proseso. Yung proseso ng pag-uwi ay kailangan mong kumuha sa barangay ng form, kumuha ng medical certificate. So, advantage po kapag may rapid test. Okay? Advantage din bago ka umuwi, may rapid test. And kumuha ka ng authority, travel authority, which is yung travel pass. So, the moment na nakuha ka noon, ready for travel ka na. At malalaman mo ulit kung ano yung magiging action pagdating dito, kung saan kang lugar uuwi. Ibig sabihin, pag uwi mo dito, ganun pa rin yung sistema, 14 days. I-rapid test ka within 7 days, tapos 7 days stay pa rin sa bahay. So, walang lalabas. Okay? So, maraming salamat sa nanonood. I hope na nagustuhan nyo yung video at I hope na natutunan kayo at nagustuhan nyo yung mga dinaanan namin na napakagandang view. So, yun nga guys. Dito na kami sa loob ng aming bahay. Natutuluyan ngayon pero hindi dito sa amin guys kasi wala naman dito yung mga nakatira. So, wala dito yung pamilya. So, dito kami pinagstay muna for the meantime. Kasi dito muna kayo magpapalipas ng mga ng 14 days quarantine. So, ayan po yung mga may-ari. Ayan. Sila po yung mga may-ari. Mga kapatid. At, yun nga, niredihan na rin kami ng maiinom, kape, tinapay, pansit, ayan, pampaligo, tsaka tuwalya. So, ayan, maraming salamat sa nag-prepare. Ay, grabe. So, okay na rin. So, dito tayo magkita-kita mga kapatid. Dito tayo magla-live stream kapag may signal. Ayun na nga. So, tuloy-tuloy lang tayo. So, I hope guys, supportahan nyo pa rin ang ating mga videos. Kahit na nandito tayo sa Bicol. Sa mga Bicol vlogger dyan, see you. After ng quarantine, after ng 14 days, pagplanuhan natin kung paano nga ba tayo magbabanding, paano nga ba tayo magkita-kita. So, yun. Peace out.